So mga tol, bukas na nga po ang bigating laban ng ating kababayan na si former IBF Super Flyweight World Champion Jerwin Angkasa World Title Fight niya kontra sa kasalukuyang kampiyon ng WBA Bantam na si Japanese Takuma Inoue na gaganapin sa Tokyo, Japan. Sa kakatapos nga lang po ng weigh-in, tumimbang si Jerwin Angkasa ng 117.5 pounds habang tumimbang naman si Takuma Inoue ng 117.5 pounds dahil kapwa nila nakuha ang weight limit sa 118 pounds or bantamweight division. Tuloy na tuloy na nga po ang laban bukas. Bukod dyan, mapapalaban din sa card na yan ang isa pa nating pambato na si former world title challenger Jonah Sultan. Sa weigh-in naman ni Sultan, tumimbang ito ng 117.5 pounds habang tumimbang naman ang makakalaban niyang si Japanese Riko Masuda ng 117.7 pounds. Magkatimbang niya rin. No problem na timbang mo, ayop lima. Buti ko. Yun no, in the new. Albert Fence Fakara is what changed it out. Meg, beer attack, matik. Commander Malik, good luck. Thank you. Samantala, wika naman ni Sean Gibbon sa isang interview, 110% na umanong mananalo si Angkasa laban at makukuha sa Sabado ang WBA World Title Belt ni Takuma Inoue. Maging nga po ang sports analyst at journalist na si JM Siyasat ng GMA, ganun din po ang prediction. Very very strong chance umano na magkakaroon tayo ng bagong world champion ngayong taon na ito. Nakasama daw kasi niya si Angkasa ng ilang araw sa Japan at nakita daw nito na maayos umano ang kondisyon nito. 65% umano ang ibibigay niyang chance na mananalo si Angkasa pagdating daw sa estilo. Hindi daw pressure fighter itong si Angkasa. Bumoboxing daw si Angkasa, kumakounter at umiikot. Sineset up daw ang right hook at right uppercut. Ganun daw ang estilo ni Jerwin. Pero kailangan daw i-force ni Jerwin Angkasa si Takuma Inoue na umatake. Sinabi na din daw niya yung kay Angkasa na kung paano daw maipa-forward itong si Takuma. Yun daw ang key para manalo. Wala daw kasing punching power itong si Takuma Inoue. Oo daw, mabilis at kaya daw mag-box ni Takuma. Pero once na mapunta mo daw si Takuma sa lubid, may tendency na sumabay daw ito. Sa tingin daw ni JM, maganda naman daw ang opensa ni Jerwin at mas malakas din daw ito sa timbang ng 118. Sabi nga daw niya kay Jerwin, siya daw dapat ang umabante dahil gagawin lang naman daw ni Takuma. Gagamitin lang daw ang jab at speed nito at itatry na ibabak si Angkasa. Hindi naman daw ganong kalakas itong si Takuma dahil lahat daw ng bigat ng kamay at lakas napunta daw sa kapatid niyang si Naoya Inoue. Wala daw ipinasa si Inoue na DNA strength dito kay Takuma. Eh si Angkasa daw, subok na daw na kayang tumanggap na malalakas na suntok. Yung laban nga daw ni Angkasa kay Martinez, ihirap na hirap daw si Angkasa sa timbang na yon. E tumagal pa daw ng 12 rounds si Angkasa. So ang pinaka-chance daw talaga na manalo ni Angkasa, e palitan daw nito ang estilo niyang defensive papuntang offensive.